Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Philippine 4, Quarter 1, Week 7. At ang mga paksang ating pag-aaralan ay ang mga sumusunod. Tekstong impormatibo, bahagi ng aklat, pangalan, at panghalip panao. Ang mga kasanayang ating lilinangin ngayong linggo ay ang mga sumusunod. A. Nauunawaan ang tekstong impormatibo. B. Natutukoy ang tayutay o onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. C. Nagagamit ang angkop na diksyon, paangkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, magsalaysay at maglahad, kahulugan, tagapakinig, tagapanood, mambabasa, konteksto, salo-salo at kaarawan, at tono at damdamin. D. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag ng kilos at galaw ng katawan, partikular ang kumpas, padyak, tayo, at iba pa. Ekspresyon ng mukha. E. Nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal, diagram, na namasid at napanood batay sa elemento nito. Narito naman ang mga layunin sa bawat araw. Para sa unang araw, natutukoy ang kahulugan ng tekstong impormatibo. Naiuugnay ang mga nauunawa ang kaisipan paugnay ng binasang teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig, at nakapagbibigay ng sariling reaksyon sa binasang teksto. Para sa pangalawang araw na layunin, nauunawaan ang tekstong binasa, natutukoy ang mga pangalan sa binasang teksto, nakikilala ang mga panghalip panao, nagagamit ang mga pangalan at panghalip panao sa pagpapahayag. Para sa ikatlong araw, ang mga layunin ay ang mga sumusunod. Natutukoy ang mga bahagi ng aklat. Nagagamit ang mga bahagi ng aklat bilang isa sa pangkalahatang sanggunian, partikular ang pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang sipi, at paunang salita. Nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal, mga larawan, na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa ikaapat na araw na layunin, natutukoy ang mga bahagi ng aklat, nagagamit ang mga bahagi ng aklat bilang isa sa pangkalahatang sanggunian, pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang sipi, paunang salita. At nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal, mga larawan na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa unang araw, para sa unang gawain, magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. At ang gawain ito ay pinamagatang alam ko. Tukuyin ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Pagmasdang mabuti ang bawat bahagi at tukuyin kung ano ang bahaging tinutukoy sa bawat bilang. Ngayon, pagmasdang mabuti ang mga larawang nasa ibaba. Narito naman ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga larawang nakikita mo? Pangalawa, kailan tayo kumukonsulta o gumagamit ng mga ito? Sunod na gawain ay alin sa dalawa? Pagmasdang mabuti ang bawat larawan.
Ngayon, sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, anong paksang maaaring mabuo sa mga larawang ibinigay? Pangalawa, ano ang nakakalap natin sa paggamit ng libro at internet? Pangatlo, alin sa dalawa ang ginagamit mong madalas sa pagkuha ng impormasyon? Bakit? Pang-apat, bakit mahalagang may alam tayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Panglima, paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating paligid? Ngayon, dumako naman tayo sa talasalitaan. Tukuyin kung wasto ang nakasulat na pangalan sa bawat hanay. Lagyan ang bawat salita ng check kung tama at X naman kung mali. Sa unang hanay ay ngalan ng mga tao. Sa ikalawang hanay naman ay ngalan ng mga bagay. Sa ikatlong hanay ay ngalan ng mga hayop. Sa ikaapat na hanay ay ngalan ng mga lugar. At sa ikalimang hanay ay ngalan ng mga pangyayari. Sa halimbawa, sa hanay ng mga tao, ang unang pangalan na nakasulat dyan ay Ana. Ito ba ay ngalan ng tao? Kung ito ay ngalan ng tao, lalagyan mo siya ng check. Sa pangalawang pangalan naman ay Pinggan. Ito ba ay ngalan ng tao? Kung hindi, lalagyan mo siya ng X. Para sa ikalawang araw ng ating aralin, narito ang ating mga gawain. Sa ating gawain na tiket papasok, ibahagi ang mga kaalamang natutunan sa nakaraang aralin. Ano-ano ang mga natutunan mo sa ating nakaraang aralin? Dumako naman tayo sa pagproseso ng pag-unawa. Para sa gawain basa-unawa, basahin ang tekstong impormatibo na pinamagatang ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA o low pressure area, mga residente inilikas. Handa na ba kayong magbasa, mga bata? Tara, sabayan niyo ako. Ilang barangay sa Zamboanga City na lubog sa baha dahil sa LPA o low pressure area, mga residente inilikas. Isinagawa ang force evacuation at rescue operations sa ilang barangay sa Zamboanga City matapos ang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng low pressure area. Sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV News nitong Huwebes, sinabing naitala ang pagbaha sa mga kabahayan malapit sa Tumaga River sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ilang bahay din ang inanod ng tubig, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Pinasok din ng baha ang tanggapan ng City Agriculture at Regional Animal Disease at Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture. Agad namang nagsagawa ng rescue operations ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at Philippine Coast Guard o PCG sa mga stranded na residente na naninirahan sa tabing ilog.
Dinala ang mga inilikas sa covered court ng isang eskwelahan at binigyan ng pagkain ng barangay at lokal na pamahalaan. Sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction and Management, 15 barangay ang apektado ng pagbaha, habang patuloy na inaalam ang bilang ng mga apektadong tao. Dahil sa pagbaha, kanselado ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Kanselado rin ang mga biyahe ng sasakyang pandagat sa Port of Zamboanga tulad ng papuntang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpatupad din ng kanselasyon ng mga biyahe sa Zamboanga International Airport o ZIA. Nitong Miyerkules ng umaga, isinara ang runway dahil sa malawakang pagbaha. Approximately 11 flights, yung corresponding airlines naka-feedback na din sila sa Manila kung pwede bukas magkaroon ng recovery flights para ma-accommodate yung mga canceled flights ngayon. Saad ni Zia Kaap Officer in Charge, Engineer Jaime Vicente Santos. Samantala, magsasagawa raw ng rapid damage assessment ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong barangay dahil karamihan sa mga ito ay nasalantana ng nagdaang pagbaha kabakailan. Sa Bella City, Basilan, sinuspende rin ang klase sa lahat ng antas dahil sa pagbaha sa Isabela City, Basilan. Sa Barangay Tabok, napasok ng baha ang mga kabahayan pati ang Barangay Hall. Sinuspende naman ng PCG Southern Mindanao ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Soccsaygan Region. Wala ring biyahe patungo sa bayan ng mga bayan ng Jose Habad Santos at General Santos City, Davao Occidental at pabalik. Inabisuhan din ng Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. Ito ay ulat ni Mel Matthew Doctor, FRJ GMA Integrated News. Katapos basahin ng kwento, ngayon, sagutin ng mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinakapaksa ng binasang artikulo? Pangalawa, sa ang lugar na itala ang may mataas na level ng baha? Pangatlo, gaano kalubha ang epekto ng pagbaha? Pang-apat, paano kinuha ang mga impormasyon sa balita? Panglima, mula sa binasang balita, paano mo masasabi na ang isang teksto ay impormatibo? Ngayon, dumako naman tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Ano ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, o kaisipan. Sa Pilipino, ang pangalan ay maaaring konkreto o nahahawakan at nakikita, o di konkreto, hindi nahahawakan, ngunit naiisip. Mga halimbawa ng pangalan. Para sa mga ngalan ng tao, Maria, Juan, Guro, at Doktor. Para sa mga ngalan ng bagay, libro, mesa, bola, at telepono. Para sa mga ngalan ng hayop, aso, pusa, ibon, at isda. Sa mga ngalan ng lugar naman, paaralan,
tindahan, parke, at Pilipinas. At para sa mga ngalan ng pangyayari, kasal, piyesta, kaarawan. Para sa mga ngalan ng kaisipan, pagmamahal, pag-asa, at kaligayahan. Ngayon mga bata, pag-aaralan natin ang mga panghalip-panao. Ano ba ang panghalip-panao? Ang panghalip-panao ay isang uri ng panghalip na ipinapalit o hinahalili sa ngalan ng tao. Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan sa loob ng pangungusap o talata. Ang panghalip-panao ay nahati sa tatlong panauhan. Una, ikalawa, at ikatlo. Mga halimbawa ng panghalip-panao. Para sa unang panauhan, ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Para sa isahan, mayroon tayong ako, ko, at akin. Para sa maramihan naman, kami, tayo, namin, natin, amin, at atin. Mga halimbawa naman, sa ikalawang panauhan, tumutukoy sa taong kinakausap. Para sa isahan, ikaw, ha, mo, at iyo. Maramihan, kayo, ninyo, inyo. Mga halimbawa naman, sa ikatlong panauhan, tumutukoy naman ito sa taong pinag-uusapan. Para sa isahan, siya, niya, kaniya. Maramihan, sila, nila, kanila. Para sa susunod na gawain, piliin ang angkop na panghalip-panao sa kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. At ang mga pagpipili ang panghalip-panao ay ang mga sumusunod. Ako, ikaw, siya, tayo, kami, kayo, sila. Para sa unang bilang, magaling kumanta si Marie. Blank ang kakanta bukas. Pangalawa, ako at ang aking mga kaibigan ay maglalaro sa plaza. Maghahabulan, blank. Pangatlo, Ramuel ang pangalan ko. Blank ay 7 taong gulang. Pang-apat na bilang, ikaw at ako ay binigyan ni nanay ng premyo. Mabait kasi, blank na bata. Panglima, Michael, nakuha mo na ang libro mo. Blank ang napiling magbasa. Pang-anim, kapitbahay ko, sina Diane at MJ, nakatira blank sa 4th Street. Pang-pito, Yana at Bella, tawag blank ni teacher. Pang-walo naman, si Marisa, ikaw at ako ay sasayaw sa pista. Dapat blank mag-ensayo. Pang-siyam, nag-basketball sina LJ at Leonard. Nauhaw blank, kaya umuwi muna. At pang-sampu, ang aking yaya ay si Lorena. Blank ang sumusundo sa akin. Dumako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Para sa gawaing ugnayan, gamitin sa sariling pangungusap ang sumusunod na panghalip-panao. Para sa unang bilang, kami, pangalawa, ako, pangatlong bilang, tayo, pang-apat, sila, at pang-lima ay ikaw. Sa ikatlong araw naman, narito ang ating mga gawain.
para sa gawaing aklat alaman, tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang makikita sa larawan. At ito ay ang bahaging pabalat ng aklat. Ano naman kaya ang bahaging ito, mga bata? Ito ay ang bahaging pahina ng karapatang ari o sipi. Sunod naman, anong bahagi ito? Ito ay tinatawag na paunang salita. Ano naman ang bahagi ng aklat na ito? Ito ang tinatawag na talaan ng nilalaman. At panghuli, ano kaya sa palagay niyo mga bata? Ito ang tinatawag na bahaging katawan ng aklat. Ngayon, magkakaroon tayong gawain na tinatawag na aklat talaan. Tukuyin kung ano ang gamit ng mga bahagi ng aklat. Una ay ang pabalat. Pangalawa, pahina ng pamagat. Pangatlo, pahina ng karapatang ari. Pang-apat, paunang salita. Pang-lima, talaan ng nilalaman. Pang-anim, katawan ng aklat. Pang-pito, talasanggunian o bibliografiya. Pang-walo, talatinigan o glossary. At pang-siyam ay index. Narito ang mga bahagi ng aklat. Unang bahagi ng aklat ay ang pabalat. Dito makikita ang pamagat ng aklat at ang pangalan ng author o may akda. Mapapansin din sa pabalat na ang ginamit na papel dito ay makapal at makinang, dahil ito ang nagsisilbing protection ng aklat. Sunod na bahagi ay ang pahina ng pamagat. Nakasulat dito ang pangalan ng aklat, tagalimbag, at ang lugar at taon na nailimbag ang aklat. Pangatlo ay ang pahina ng karapatang ari o CP, naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa copyright at iba pang karapatan. Ang apat ay ang paunang salita. Ito ay ang introduction o buod ng aklat. Sunod na bahagi ay ang talaan ng nilalaman. Listahan ng pamagat ng mga unit, aralin, at kasanayan, at ang bilang ng pahina na katatagpuan ng mga ito. Pang-anim ay ang katawan ng aklat. Dito mababasa ang lahat ng nilalaman ng aklat. Sunod ay ang talasanggunian o bibliography. Naglalaman ng listahan ng mga sanggunian o aklat na ginamit sa pagsulat ng aklat. Mayroon din tayong tinatawag na glossary o talahulugan. Makikita ang mga mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng bawat isa. At panghuli ay ang index. Nakasaad dito ang mga pangalan, mga paksang nakaayos ng paalpabeto
at ang pahina kung saan matatagpuan ang mga ito. Ngayon, dumako naman tayo sa paglalapat at pag-uugnay. Para sa gawaing sulat-lapat, pumili ng isang aklat mula sa paaralan o sa inyong tahanan. Suriin ang mga bahagi nito. At pagkatapos, sagutin ang mga tanong. May bahagi ba ang aklat na wala sa listahan? Ano ang tawag sa bahagi o mga bahaging ito? Isusulat mo sa iyong notebook. Narito naman ang mga gawain para sa ika-apat na araw. Para sa paglalahat, ang ating gawain ay aklat ng karunungan. Isulat sa loob ng aklat ang mga mahalagang kaalaman na iyong natutunan sa aralin. Ano ang natutunan mo sa pangalan, panghalipanao, at bahagi ng aklat? Sunod na gawain ay ang alam na. Magbigay ng 2 halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya sa ibaba. Una ay ang tao. Pangalawa, hayop. Pangatlo, bagay. Pang-apat, lugar. At pang-lima ay pangyayari. Narito naman ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng aralin. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 1, Week 7. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Paalam!